So what's up mga chong, it's your boy Brian Ocho, muling nagbabalik with another video. So yan, kasama natin ngayon ang ating R15 na si Sungit. Sundin natin si Commander. Yeah. So for today's video mga chong is ang pag-uusapan natin, gagawa natin ang comparison video ang tatlong legendary brands sa Japan, Yamaha, Honda sa Suzuki. Paglalaban-labanan natin yung 150cc sports bike category mga chong. So ang ating contender for Yamaha is yung bagong-bago nila na si R15M or R15V4. And si Honda naman mga chong, last year inilabas nila yung kanilang Honda CBR150. Yan yung latest nila. Ang kanilang katunggali na si Suzuki GSX-R 150. Na ganun pa rin ang itsura. So sa tatlong to mga chong, pag-uusapan natin kung ano ba yung pinaka sulit or pinaka maganda sa kanilang tatlo mga chong. So syempre bago natin simulan ang ating vlog, ipasok muna natin ang intro natin. Yes sir. So mga chong, itong mga information and sasabihin ko regarding dito sa tatlong to is based on my opinion. Hindi naman siya super technical na comparison mga chong. Ito lang is on my buyer's perspective. Kung ano ba yung para sa akin is yung pinakasulit, pinakabago sa mata, pinakamaangas na itsura na 150cc na motor na nakita ko mga chong. Actually hindi ko pa siya nakikita personally. So hopefully magkaroon tayo ng tropa na may dumaang GSX-R 250 na para sa akin. Okay? Teka lang, downhill. Maka-neutral, hayop na yan. Hindi ko magat yung first gear. Ang ating first contender, unahin na natin tong bagong Yamaha R15M na inilabas nga dito sa Pilipinas, kamakailan lang. Ang first category natin mga chong, isang aesthetics nila. So first of all, si Yamaha R15, para sa akin mga chong, siya yung pinaka futuristic kumbaga, na merong makabili ng R15M para ma-review natin, no? Si R15M ang pinaka-futuristic na itsura mga chong. Pinalintulad siya sa itsura ng R7 and ng R1. So meron siyang DNA ni R7 and ni R1. Yung bagong-bago sa kanya mga chong, yung kanyang projector headlight nasa gitna na, and dalawang DRL daytime running light mga chong sa gilid. Hindi na kailangan lagyan ng R6 mask. Kapag R15 V3 dati may option ka na pwede mo lagyan ng R6 mask. Kaya lang ang nagiging problema dito sa R15 V3 kapag nilagyan ng R6 mask, humihina lalo yung ilaw. Mahina na kasi yung ilaw ni R15 V3. So kapag nilagyan mo pa ng R6 mask, yun, ganun yung problema ko ngayon dito sa R15 ko. R15 V3. Naka R6 mask ako kaya medyo struggle ako sa gabi. Tapos malabo pa yung mata ko. Pagdating naman kay Honda, ang maganda dito sa ginawa ng Honda mga chong, yung update nila is ginawa nila mas bulky CBR150, which is para sa akin is very very good. Kasi dati ang nakikita ko sa Honda CBR, yung previous version niya before ito, okay naman, wala namang problema. Maangas naman siyang tignan, sports bike naman, sporty, guwapo naman. Kaya lang, masyado siyang parang compact, manipis na sports bike. Ganun yung itsura niya para sa akin. Hindi siya talaga hindi talaga siya pumasok sa taste ko. After this update, so parang naging CBR500, kung familiar kasi itsura ng CBR500 mga chong. So ganun na yung nagiging trend ngayon ng motor, no, ng sports bike. Kinuha nila sa pinaka-modern, pinaka-maangas nila ng motor. Tulad ni mga R15M, parang hinanintulad na talaga siya sa R1, R7, tagang kamukha-kamukha na, which is okay. And then si Honda CBR150R naman is kinuha naman sa CBR500 or CBR250, which is okay din. Ang ayoko lang dito ay CBR siguro dito sa pagdating sa itsura niya is yung kanyang yung headlight niya. Maraming na-disappoint na agabang dati na dumabas yung CBR150, yung kanyang signal light is yung naalawit, yung parang kuntil. Hindi siya yung ina-expect na signal light niya is nandun mismo sa headlight. Kung headlight, okay, nanatayo na yung bata. Asan ako? So yun nga mga chong, yung headlight ang naging problema dito kay CBR. Pero overall, goods naman. And next one itong GSX-R 150 na siya na lang yung inaabangan ngayon mga chong, na magdabas ng bagong itsura, bagong looks, di ba? Mas futuristic. And hopefully, no mga chong, mas gawin nilang bulkier,
So, gawin nila mas malaki yung itsura talaga para magmukha talaga siyang sports bike. Ang pros kasi na itong GXXR150 mga chong, dahil compact siya, mas siya yung pinakamaliit para sa akin sa tatlong to. Siya yung pinakamanipis at yung pinakamaliit, kasi ang itsura ni GSXR para sa akin is parang Raider 150 lang na nilagyan ng fairings. Pero hindi naman siya bad thing kasi yun ang pinaka-pros niya, matulin siya mga chong, and mas madaling isingit sa traffic. Kaya lang ang problema na itong GSXR150R na to eh yung kanyang pillion seat masyadong manipis. So nakapag-test drive na ako na itong GSXR150R. Yun lang ang naging problema ko sa kanya, masyado siyang manipis. Kaya hindi siya pwede para sa akin kasi lagi akong may angkas. I mean yung angkas ko is isa lang naman, si Commander. Pero dito pa nga lang sa R15 medyo makapal na to, hindi pa rin siya komportable talaga kapag medyo mahaba yung biyahe namin, matagal. Sige, daan boss. KCBR naman, para sa akin siguro siya yung pinaka-komportable pagdating sa pillion seat, kasi medyo malapad talaga siya. So next naman mga chong, yung riding posture netong tatlong to. So para sa akin na, ang mas preferred ko kasi yung more aggressive katulad ni R15 na sub-sub talaga yung driver kapag nagda-drive. So yun talaga yung pinakagusto ko sa lahat. Para sa akin is number one pagdating sa riding posture. So kasi siya yung pinaka-aggressive, sub-sub. Tapos next naman si GSXR150, sub-sub din naman siya. Sa mas bagay to sa mga maliliit kasi medyo mababa yung kanyang upuan. Meron siyang 785mm sa upuan. So si R15 is 815mm. And then si CBR naman is 780 kung hindi ako nagkakamali. Good job din pala sa ginawa ng Honda kasi dati si CBR150 hindi siya sobrang aggressive yung riding posture niya. So ginawa nila ngayon, medyo ginawa na nilang mas aggressive yung riding posture. Well, pwede naman nating palitan yung i-adjust or palitan ng clip-ons yung handlebar. Pero syempre, kung stuck lang ang pag-uusapan. So pinakamaangas sa riding posture talaga is si R15M. Syempre, kung magi-sports bike ka nga lang, para sa akin lang naman, kung magi-sports bike ka, edi doon ka na sa sports bike talaga yung datingan mo. Huwag sub-sub ka na. Ito pa nga mga chong, ang pinasubsub ko pa nga ito lalo eh. Pinabaan ko pa yung handlebar neto na mas mababa pa sa stock. Para sobrang kawawa tayo pag nagda-drive, pag nagmamotor, lalo na pag traffic. So taste pogi sabi nga nila. Then sa mga features naman mga chong, hindi naman natin may kakaila na si R15M ang pinaka-advanced sa lahat ng 150cc sports bike. Kasi kompleto na siya, pang racetrack na siya mga chong. Meron na siyang ABS, traction control, quick shifter, slipper and clutch assist. Meron siyang track mode sa street mode mga chong. Pwede mong, kapag na-track mode ka, pwede mong ma-monitor yung laps mo kung gaano kabilis. Something like that mga chong. Meron na rin siyang Y-Connect, yung Yamaha Connect mga chong, which is pwede mong i-connect yung cellphone mo dun sa mismong motor. Pwede mong ma-check. Marami kang pwedeng ma-check mga chong. So yun yung isa sa maganda dito sa R15M. Eh para sa akin, sa features naman, panalo si R15M dyan kasi kompleto na siya. Pero syempre, katumbas nun, mas mahal na presyo. So ang presyo ni R15M currently is 189,000. So diba kung iisipin mo, almost 200,000 na siya. Mapapaisip ka kung sulit ba siya para sa ganung price kung 150cc mo yung motor mo. Lagi ko na sinasabi, di ba? Malapit na eh, konti na lang, pwede ka na makabili ng NK400. Pero, syempre, ang pinaka-importanteng mahalaga sa lahat is kung saan ka sasaya dun ka. Kung importante talaga sa iyo yung mga features na yun, kung kailangan mo talaga, edi G. Sa Yamaha na yan, R15 na yan, hindi ka na talo dyan. And kung marami ka namang ganun, hindi problema sa iyo yun, di ba? Then si Honda CBR150 is merong 162 SRP, and then si GSXR naman is 156,000, di ba? So napakalaki ng difference mga chong. Kaya kung medyo budget mi lang hanap mo, pero gusto mo na Japanese bike ka, pero formadong formado ka, pwede mong gawing option talaga tong Honda
sa atong GSX-R 150R. Mapapaisip ka talaga eh pagdating sa price. So sa performance naman tayo ng tatlong to mga chong. So sa engine niya, pares naman silang 4-stroke, single cylinder, 4 valves, liquid cooled. Ang pinakaiba nga lang, si R15M is single overhead cam. Si Honda CBR150R and GSX-R150 is same na dual overhead cam. So maximum power naman mga chong, 19 horsepower kay R15M. And then kay Honda CBR naman is 16 horsepower. And then kay GSX-R150 is 18.9 horsepower. So dun pa lang mga chong, makikita na natin kung sino talaga yung pinaka malakas pagdating sa engine mga chong. Walang iba kundi si R15M. In terms of torque naman mga chong, si Honda CBR merong 13.7 Newton meter. And then kay GSX-R150 is merong 40 Newton meter. And then kay R15M syempre meron siyang 14.7 Newton meter. So overall mga chong, ano ba talaga yung ano, pinaka-the best sa nila, yung pinaka-solid sa nila, yung worth it talaga yung pera mo? Syempre it depends pa rin sa preference mo mga chong. Pero para sa akin, pinaka-solid sa kanilang lahat, syempre si R15M. Hindi naman natin maikakaila yan. Nasa kanya na lahat ng features na kailangan natin sa isang motor. Pero kung dahil medyo pricey nga itong si R15M, kung hindi mo naman kailangan yung mga bagay na yon, second option ko para sa akin si Honda CBR 150 and pang last si GSX-R 150. Bakit si CBR? Bago yung itsura niya. So para sa akin, siya yung sumunod kay R15 dahil sa aesthetics niya, talagang futuristic na din. Pero kung performance wise, syempre mas maganda si GSX-R 150 kaysa kay CBR dahil mas malakas nga yung makina na ito. So kayo mga kayong, ano yung ano nyo? Ano yung first pick nyo sa tatlong to? And bakit? Comment nyo dyan sa baba mga chong, and babasahin ko yan, sasagutin ko kung meron kayong question. Ayun na mga chong, I think that will be it. So thank you so much for watching. Kung umabot ka dito sa dulo ng video na to mga chong, please do consider na mag-subscribe sa aking channel ano? And hit that notification bell para ma-notify kayo kapag meron tayong mga bagong uploads. So once again, this is Brian Ochio and I'm out. Yes sir!